punished. Getting punished. Yeah. With a flicker gun on that one. Mm. Supposed to ult that one, oh. Kailangan niya i-ult talaga. Kailangan niya i-ult talaga. Kinulang yata ng ano. Baka nag-moisture. I mean, you can try and go for those plays. Pero make sure if you do it, you do it right. You do it right. I'll kasi tatandaan mo, it's a risk. And you used a battle spell, mga kaibigan, para makalapit ng ganun. Napaka-only human si ano si... No, napaka-only human. Tao lang. Tao lang. Pasensya na. Nakakamali din siguro yung ONIC talaga. Pero clearly, malutong na mali. Na mali. Tama naman. Palaro natin. Oh, tama naman. Well, it's pretty even. Malutong, malutong. And again, we go back to the same analysis. So, the early game, it's supposed to be on the side of Burmese goals. Kasi nga, ayun, Kaja, pero with that mistake, implosion. Huh? Okay, brilliance was burned! Grabe yung return, nakasingit pa ng auto-attack si Odil. Oh. Gagaling. Alam mo, ito ah, yung Tigreal, papunta kay Odil na Gushon, ma-implosion ngayon, there is a big chance na mabatod yung Shadowblade Slaughter ng dalawang beses and dun pa lang, maubos na sila. Yeah, dun sa implosion, no? Tapos may ano ka pa, lightning truncheon. Ah, my God. Diba sa AoE? Tapos meron pa mga knock-up. Tsaka pre, alam mo yung bonus damage sa melee niya, no? Sa auto-attack ni Gushon. Alam mo yung bonus damage sa auto-attack ni Gushon? Hindi mo yung ginawa sa... Pag binanat mo yun sa isang hero, nag-splash. Counted pa rin na sa splash yun. So pwede talaga na gets, lalo na kung mag-pro ulit ng lightning truncheon. Tignan mo yung ginawa ni Sasa doon. Nung mamamatay si Tigreal at alam niya nga habulin na ni Leo dahil naka-Phantom Steed, sinipa na lang. Yeah. It's starting to be a one-sided match, guys. As we can see, 2K on the gold lane here at the 4-minute mark. Pero kaya namin sinasabing one-sided, dapat sa early game, guys, ang may proactive position po dito would be the Kaja and Cho combination. Kasi talaga, taas nung level, early level, ayun yung Kaja. Kasi taas nung level control eh. Minotaur at pala, Minotaur Kaja. Psycho dito with the implosion and let's see, here comes the fight. Panda will be the first one to go down. Psycho dito mga kaibigan, tinamaan namin ng Fury. Pero dito sa may likod, Anti-Mage, they will take down the carry. Ice, tumatakbo, nag-flicker out. Will they go for the chase? They won't. And that is the end of the fight. Yeah, it's pretty even pa rin, paring brothers, because that leaves the Leo more to go for the push here onto the bottom lane side. But if they check in this turtle, it will be an obvious lead now ng ONIC Esports. Lapit dito ngayon ang Lunox. Get zoned out by Drian. Ganun lang ang simple. Hindi na sila nag-refrib dito. Hindi na sila nag-refrib. No, talagang inano na lang. Kinalit nila na lang. Sisave nila yung retrib. Ayun, nag-invade sa taso. Ayun, dyan ang retrib. Dyan ang retrib. Pack. Easy money. Easy money. Oh my God. No contest. No contest. Implosion na naman. Pati pero na-absorb. Naku po, si Psycho dito. Mali na pinasukan liga. Alam mo yung kinaganda ng ano, alam mo yung kinaganda ng panonood sa ONIC Esports. Di nung makikita yung value that the small things can escalate to bigger things. Pero alam mo si Psycho nagkakaroon na ng small things din eh. Na small things na rin. Small things na din siya. Si Odil din. Ayaw nga may isa si Psycho. Pero si Anti-Mage! Dalawang bangkay sila eh. Si Anti-Mage! May sariling ML. Oo. Grabe yung push. May sakili siyang punto. Anti-social, social club. Oo. Kaya pala siya Anti-Mage. Anti-Mage, anti-social. Oo. 6-3 for our game, guys. Answer the item check. We're very sure na may core items na itong ating mga member ng ONIC Esports. You get the Endless Battle and Curse Armament with Mora din yan. Anti-Mage prioritizing the Hepatitis. Instead of... Actually, may Ogre Tomahawk pa siya. Road to the Endless Battle there. Calamity Reaper is also available to Gushon. Very interesting builder on the Gushon. Look for that one. Top Boots. Lesser na control para dito sa mga control din mula sa Burmese Ghouls. Burmese Ghouls, wala pa may core item. Pero Sasa dito trying to get the kill on Ace pero the damage wasn't enough. On the top lane, look at the turret. Wala na yung outer inhibitor turret dito. Implosion won't actually connect and Psycho na naman dito ang papunish pero Psycho trying to run away. Ice dito, wala pa siya minowan Fury. They want to go in pero nawala na yung isang member nila. And si Leo Moore dito. Kung ako sa kanya, mababaliw na din ako eh. Kasi unang-una, dalawang lane na yung kinokontrol mo dito. So ang inisip ni Sai, kung madadaan na sa minus yun. Maganda yung ano, yung initiate niya, yung alam mo anong skill yun? Ni Tigreal, yung may tulak. Tulak? Alam mo anong pangalan ng skill na yun? Sacred Hammer. Sacred Hammer. Kahit wala namang hammer si Tigreal. Baka ang pakakamdam ko, dapat kay ano yun, ni Terisla yun. Kaya, pero hindi naman kasi mukhang banal si Terisla. Sacred Hammer talaga yung pangalan ng skill na yun. So, lapit siya, tapos flicker.
he thought that pwede niya masakin kagad yung mga membro dito just using the implosion. Pero wala, yun na yung mga parang inaantay nating mistakes mula sa mga membro dito ng ONIC. Oh, may lapit pa. Grabe. Look at the damage output coming out from anti-mage. And hindi mo talaga siya pwede i-1v1 sa lane. Because yung drafting na laging ginagawa ng ONIC dito is set up for the anti-mage player na mag-succeed siya. And that's the idea. You make the offlane... Anti-mage is the one leading in gold. You make the offlane succeed. Yeah. Kahit sabihin mong suicidal lane yan, kung sacrificial lane yan, if you formulate a draft, nalalamang siya. Lalamang at lalamang yan. Ang problema sa suicide lane kasi, hindi uso sa Mobile Legends na talagang pinapatulan mo yung suicide lane. Normally nangyayari sa suicide lane, they are left to split push. Nag-i-split push na lane na sila. And of course, lalo pa kung Hayabusa to, talagang obvious naman at obvious na mag-i-split ito because of the safety of the shadow kill. And actually, ang kinaganda talaga ng Hayabusa, bakit gustong-gusto yan ng mga split pushers, ay di lang talaga yung quad shadow, kundi yung lifesteal niya on the passive. Oh, Fermin, ito si ano, CG. Kamusta na kaya yung farm niya? Well, he has 3-2-1 on his scoreboard. Madami siyang items dito. Golden Staff isn't really there. Pero malapit na yan. Probably the recipe alone. Just looking at the long game, maybe. Golden Staff not prioritizing the Lightning Truncheon. You know? While Endless Battle is good, plus there's even a route to the Golden Staff, no? Tapos Endless Battle sa carry dito. Mas mabilis, mas malapit. So, madama talaga ganun ka-behind. Again, guys, we do not discount Burmese Ghouls talaga. Pero... iba lang talaga yung kalibre ngayon ng ano. Iba hindi lang ngayon, iba talaga yung kalibre ng ONIC. Okay, ang ganda na pinapakita. Maganda yung pinapakita yung Burmese Ghouls in terms of actually controlling the map right now, pero controlling the map isn't really gonna do it. Yeah. You need to force your way then na mapatay mo dito yung ONIC Esports. Yeah. Kasi ONIC Esports ngayon na ginagawa lang nila, chino-choke out nila kung ano man yung sabihin nating resources na meron dito. At ayun, kalahati lang ang boy ni Odile, pero you know, no question, upon the spawn of the Lord, diretso din kagad sila dito once na-force out na nila itong membro ng Burmese Ghouls. And dyan is the Lord so far na sinosolo pa lang ni Anti-Mage. Tumutunog na. Alam na nila yung Lord. Alam na nila yan, pero ang iniisip lang nila, ang kailangan din nila alamin dito is kung kaya nila lumaban. Na-implosion dito mga kaibigan, si Ice, pang-zone lang yun. Oo, sinosolo lang ni Psycho. Wala na natapos na yung mission, nakuha na yung Lord. Coating Blender. Drian is actually the one trying to look for a play here. Kasama rin siyempre si Paring Sasa onto the show. Kanina si Sasa yung parang superstar ng ONIC dito onto the carry. Now, kitang-kita natin kung bakit threat din si Anti-Mage. Si Odile is still Odile. Drian dito, they're controlling all the sides of the map right now. Bot, top, mid, lahat na yan nandyan na. Yung top, nandun yung Lord. And this is the perfect time for them to push. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Hayabusa. He's going straight for the buff. Alam din nila dito na level 1 Lord lang din to eh. Yeah. It's very easy. So alam din niya ng ano, ng ONIC. Let's see if they will force things. Force the issue. That's a level 1 Lord against a carry. Na yung carry may decent item very, very quick. On the destruction. Walang pasundot. On to the bottom lane side. Ayun na si Anti-Mage. Look at Anti-Mage. And that is a quick -1 on the side of Burmese Ghouls. ONIC Esports, this showing us how it's done. Yeah, grabe yung passing ni Anti-Mage, man. Umangat pa siya. Nilagpasan pa niya yung pader. Doon sa may bandang baba. Intercept. Alam niyo mabilis yung movement speed nun. At the only way na makahabol niya yun, kung bigla man tumakbo yun, is that spot. Yeah. 14 million possibilities. 14 million. That's the good for the final explosion, mga kaibigan, and that is big time! New members deleted na dito sa mga member ng Burmese Ghouls, and that is unstoppable unlock. Make that a 4 under the 3. It's the Cushion securing his own kill. Ako din, ako si Odile, and would go for the Fisher onto the 4. A shutdown. Kino po si Odile? Gano'ng kabilis yung kamay niya itong batang to? Oh my goodness! Under the base of Burmese Ghouls. The base! Ladies and gentlemen, 2-0 para sa ONIC Esports. How many actions per minute ang ginagawa dito ni Odile? Oo, pre, grabe to. Alam mo yung parang sa isang generation, may mga talents talagang sinisilang. Generation of miracles. Oh.